Ayun o. Oh. Welcome sa Planetang Ina. Ayan, samahan nyo ako. Mag-iikot tayo dito sa dinagat, no? Ang mystical at whimsical island natin dito sa Pilipinas, dito sa Dinagat Island, Mindanao, Philippines. O, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung advocacy natin doon na magtatayo tayo ng solar panel para sa isang lugar na wala pang kuryente. So, matinding na apektuhan din ng bagyong ulit. So, ito yung mga kasama natin. Yan. Panoorin nyo yung kabuuan ng vlog. Ito ay behind the scene lang. Panoorin nyo yung kabuuan ng vlog ng Kalika, saan tayo? Kalika, saan tayo? Yan. Ito, nasa description sa baba yung link. So, doon panoorin nyo sa Greenpeace page ng Facebook at saka YouTube at saka Instagram. So, yan. Samahan nyo ako. Mamasyal tayo. At gagawa tayo ng magandang bagay at solusyon para mabawasan natin ang climate change. Yeah. Ayan. Mga malilupit, oh. Sige, tara na. Yeah, let's go. Yan o, nasa Dinagat Islands ako. So, tinitignan namin dito yung lugar. Yung mga naapektuhan ng bagyong Odette. So, yan. Ayun, oh. Andito tayo ngayon sa Tubahon. Sa Tubahon, sa Bat Sanctuary. Natadiya karon sa ilahang sanctuary sa among battery sa Dinagat Island. Dinagat Island. Sa kasama ko ngayon ang napagandang si Ruby. Bye. At syempre si Angelica. Angelica, ikwento mo naman yung sa Bat Sanctuary na to. Sabi mo, nung pagkatapos ng bagyo, nawala sila, di ba? Ikwento mo. Oo, pagkatapos ng bagyo, 100% sa mga bats dito, na-distract kasi yung habitat nila o yung natural resources na tinitirhan nila. So, wala sila after ng bagyo. Pero ngayon, may ilan-ilan tayong nakikita mga bats na bumabalik naman dito sa area nila, which is the Bat Sanctuary of Tubahon. At saka, masaya kami na nakita sila dito ngayon. Na bumabalik na sa kanila natural resources. Pero time talaga, nawala talaga yan. Opo, so, nawala 100% talaga. Nawala siya. So, tapos, sa tingin mo, may kinalaman yan sa climate change? Oo, malaking factor ang bats, kung saan sila, kung healthy ba yung habitat na tinitirhan nila, malalaman natin kung may climate change ba nagaganap sa ating ecosystem. Kung ang mga bats na ito, kasi dito natural sources sila dito na katira, pero pag mag-migrate siya sa other area or other municipality, ibig sabihin may climate change na hindi okay sa kanila, or yeah, may mga nagaganap na hindi akma sa kanilang nakasanayang na pamumuhay sa ating resources na yun. Sige, yan. Tara tayo sa bat cave nyo. Sige. Tara. Sa area naman na nag-migrate yung mostly sa mga bats. After ng bagyo. After ng bagyo. Sige, tara. Sige.
Bumalik pa sila. Kwentuhan lang kayo, kwentuhan lang kayo. Sila. Andito ngayon sa Loreto sa Dinagat. Kasama ko si Kuya, anong pangalan mo? Anthony. Anthony, yan. Ganda dito sa Dinagat. Ito yung dulo ng Dinagat, di ba? Oo. Tapos pagpaikot, saan napapunta yan? Diyan, doon na sa ano. Pabalik na. Mayroon pa doon sa puntang Kampinta. Kampinta, oo. Pagpapunta ng mga mining. Papuntang mga mining naman doon. Hmm. Oo. Sige. Doon yung mga mining. Mining ng mga? Sa ano, nickel. Nickel, ano? Ganda, ganda dito. Sana hindi masira yung kalikasan dito, no? Oo. Di ba? Kasi matindi, pag nasira, sayang, hindi mape-preserve tong lugar na to, no? Oo, mayaman dito ang Dinagat sa ano, sa lupa. Sa lupa, tsaka likas na yaman, no? Likas, oo. Yaman dito sa ano. Sige. Lupa dito, inaano na sa ibang bansa. Export na? Oo, inadala. Ah, sige, punta mo na kami doon. Maganda tong lugar. O saan lugar na dire sa kuan? Carmen. Carmen, oh. Na may mga kagulingon din ko ano? Garden, sariling garden, no? Oo. Ha? Pwede matignan natin yung garden. Yan, may sarili silang garden dito. Pang ano lang, sir? Pang konsumo. Pang konsumo. Ito, ito. Pakita ko sa inyo, ha? Pang sarili. Pang sariling konsumo lang to. So, ito, para lang ano, no? Hindi ka talaga magugutom dito. Kung hindi magtatanim ka. O, pag mag, basta ano ka. Tanim ka lang. Kanin na lang yung kulang, no? Kasi pwede naman yan pakuluan lang ng tubig, di ba? Oo. Kanin, may mga tanim din. Mga tanim. Malinis tong lugar nyo, no? Di ba? May palay din. Ba? Sige. Meron pang ano, no? Talong. Ayan, no? Sa nagko-cover kami dito sa Loreto, kasama ko si ano, Gilson. Siyempre, mga local na kasama natin, mga local beauties. Si Barbie at saka si Angelica. Naabangan namin lumipad yung mga bat dito. Ayan, no? Ayan, no? Mga sa natural habitat nila. Okay, kasama na mamuhay yung mga bat. Ayan, no? Ikita, eh, mamaya, oh. Ayan na, lumalabas na sila. Ayan na, ayan na, ayan na. Dami na, oh. Ayan, no. Dami nang lumabas, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe, ang dami, oh. Wow. Ayan, oh. Grabe, oh. Dami, oh. Yan ang lalaking bukid. Makikita nyo eh, yung ulo, yung katawan. Yan, yan si Gat. Tapos, merong isang bundok din dito, si Dalagang Bukid. Ang pangalan ay si Dina. Sabi ng mga local dito, si Dina at saka si Gat daw. Ito ay ang lalaking bukid. Yan. Samahan nyo ako, mamamasyal tayo dito sa napakagandang isla ng Dinagat, no? So napaka mystical ng island na to, napaka whimsical. So pasyal tayo, puntahan natin yung mga beach dito. Pero hindi talaga yan ang purpose natin, no? Ang purpose natin dito ay para sa isang show natin na kalikasan tayo. Magtatayo tayo ng solar panels doon, solar installation, para sa isang isla na matinding tinamaan ng bagyong Odette. So magtatayo tayo ng solar doon para magkaroon naman sila ng electricity, ng energy coming from the sun. Siyempre, renewable energy, ano. At the same time, may mag-educate tayo sa mga tao doon yung impact ng climate change, ng global warming, no? So samahan niyo ako sa behind the scenes na to, no? So yan, ang ganda talaga dito, di ba? Pero siyempre yan, bibisitahin natin yung mga lugar na magaganda. Diba? Kasi siyempre isa yan sa mga matinding naapektuhan din ng itong global warming na to, itong climate change na to, no? So yung mga pagbabago mula sa isang lugar. So yan, ito po muli ang
Planetang Ina, behind the scenes ng kalikasan tayo. Planeta natin, ibang klase na naalagaan ito mabuti, di ba? Lisod na magpanagat kay Agat. Ano man? Kasi na ano sa Udin, Bagyo. Bagyo Udin, o. Tinamaan. Tinamaan na Bagyo Udin. Sa Dubi, wala na. Naapektuhan ni mga isla dari. Tatali sila, naibigtuhan. Ano sa epekto man? Kasi naano sa bagyo. Wala na kinabuhi. Wala na kinabuhi? Kinabuhi. Bukit, wala na. Wala na. Doon sa may difference sa una, no, na doon sa may obserbahan mo sa una o karon? Sa mga bagyo. Lahit na. Kaya naman. Kasi gusto karon o sa una? Karon. Kumanda ko na agihan, kusok, dara sa una. Okay. Daba ko at kusok sa hangin. Blue Lagoon. Yung Blue Lagoon, hindi pa daw na dadive yan. Saan ba yung lagoon yan? Unexplored pa yung ilalim kasi meron nag-attempt, hindi kaya na. Ay, i-left daw. Dito kami sa isang beach dito sa Dinagat Island, ang tawag ay Blue Lagoon. Ganda, tignan natin yung Blue Lagoon. Okay, yung ilalim ng dagat daw ng Blue Lagoon, sabi ng local dito, unexplored pa, no? Kasi hindi kaya ng gas yung ilalim. So, yan, ganda dito. Ganda ng planeta natin, di ba? Yan, no? Ano? Nasa Blue Lagoon na kami. Ayan, Blue Lagoon. Kasama ko siyempre si Angelica. Ayan, ang local na kaibigan natin dito. At siyempre si Barbie. Ayan, si Barbie ang aking binabahay dito sa Dinagat. Number 6. Ito yung tinago-tago ko dito. Siyempre. Oo, parang sa last digit number lang. Ito yung number 6. Number 6 reveal ko. Ayan. Barbie, nasaan tayo, Barbie? Well, nandito tayo sa EO Blue Lagoon. Ng EO Blue Lagoon. Oh. Isa sa pinagmamalaki ng Libho, yung Blue Lagoon. Since nandun yung lagoon sa likodan, yung Super Blue, studied na siya by science, pero hindi pa siya recorded kung how deep talaga yung pailalim niya. How kasi, deep? Kasi yung nagpunta dito na mga scientists and divers, naubusan sila ng oxygen sa pagdive. Sobrang lalim pala niyan. How deep, oh. At pero yan ba ay salt water? Salt water siya, pure salt water ang tubig. Pero yun nga, sabi ko, hindi pa siya recorded pa talaga siya. Kung gaano siya kalalim at kung saan siya patungo. Patungo, oo. Pero so, walang labasan yan? Wala siyang labasan. So wala siyang ano lang, funnel. So how deep? So yung deep how deep pa, is your lab? So wala pang labasan dyan. Sagutin mo yung how deep is your lab daw, okay. Angie. Ano yung pwede nating gawin para maprotektahan natin itong Blue Lagoon na isa sa mga kayamanan ng Pilipinas, di ba? Yeah. Anong ikaw sa tingin mo ano dapat yung pag bumisita yung mga tao dito? Ano dapat yung ano gawin para Ang dapat gawin panatilihin malinis ang kapaligiran dito. Tsaka wag magdala ng wag magdala ng mga plastic. Lalo na yung mga kaibigan, no? Diba? Oo, yung mga plastic waste natin, siguraduhin natin na
tayo yung nagdala, tayo ring magkikip, at tayo yung mag-proper disposal. Kaya tayo magkakasama dito, di ba? Hindi natin kasama yung iba mong kaibigan. Diba? Plastic joke. Ah, sige, tara na, ligo na tayo. Ligo na. Ligo na. Yung entrance sa Blue Lagoon. Yan, tapos ito yung Blue Lagoon. Hindi yan ha, ito. So, malalim daw to. Malalim daw to. Ah, ganda. Ay, may tao pala doon. Isang ano, men? El Nido na parang ano? Parang Coron yung Dinagat Island. Ganda niya. Yan, ang dami niya mga islands kaya pala sa Dinagat Islands. Mag-shoot kami sa rock formation. So, mamaya tignan natin. Ganda oh. Ganda rin yung ano. Isa rin to sa naapektuhan ng bagyo, yung rock formation dito. Anong kwento dito, Barbie? Anong nangyari sa rock formation? So, apektuhan din siya, di ba? Hindi, ganito lang siya. Parang nature created na siya na rock formation. Oh. Parang history niya. Long years. Ah, history. Pero hindi siya naapektuhan dito ng bagyo, syempre. Oo, naapektuhan din siya. Pero hindi siya ganun. Hindi, nung una pa lang, ganito na talaga yung rock formation na pinatawag. So, naapektuhan siya, pero hindi siya na-devastate siya masyado. Hindi naman. Story niya kung bakit siya ganito, parang may mga level. Dati daw, mas mataas yung tubig. Mataas yung tubig. Tapos habang tumatagal, parang bumaba yung sea water level. Yung hampas, hanggang ito na yung... Hanggang sa bumaba na siya. Ito na yung ganda na ipinakita. May groto pa yun, no? Oo. Oh, may groto sa taas. May groto sa taas. Yan ang ganda dito sa rock formation. Daming binibigay na magandang lugar itong Dinagat Island. Grabe yun, no? Ganda. Hindi siya man-made na kinahal. Siya nature talaga siya na... Yan ah, ganda ng rock formation dito. Ayan, mainit lang. Okay na? Oo, ikaw na detection ako dyan. Sige. Yan oh, ganda siya. Ah, tingnan mo. Yeah. Boom. Angelica. Bakit?
Ba. Hindi ka naman kita rin. Tingin doon, tingin sa malayo. Ba, o tingin dito. Iyon, no? Ganda ng ngiti, o. Oh. Siyempre, kailangan. Boom, boom. Layuan natin, no? Hindi ka naman shades, yun, no? Liwanag, eh. So, pati ko ba? Ha? Ah? So, hindi, hindi ko nakikita yung frame. Nakikita ko lang yung mga shadows, saka, no? Boom! Parang neneng biyak kanyang katawan. Yan o. Tami dito. Mamasyal kami dito. Maliligo tayo. Sabi ni Kuya kanina. Taga dito si Kuya eh. Yung ito. Sabi niya, matindi daw yung bagyo dito. Nung bagyo. Tanggal lahat yan. Parang kalbo yan. Pati yung mga eskwelahan. Tapos first time niya na maranasan yung bagyo na yun na ganun kalakas. So, yan. First time niyang maano, no? So, eto, yung pang-turista nilang lugar dito ay naapektuhan din ng bagyo. Yan. Yan, nasa Biray-Biray na kami. Isa sa mga island. Maraming island dito. Diba? Pag pumunta ka ng dinagat, maraming iba-ibang island, diba? Ang ganda ng planeta natin, diba? Sa Pilipinas, ang ganda, diba? Oo nga. So amazing planet. Pagpupunta sila dito, dapat ilang araw sila? So para maikot lahat yung mga isla sa dinagat. You need 3 days and 2 nights to stay para maikot mo lahat ng beautiful beaches ng Dinagat Island. Ayan. Kasama na yung ibang sceneries like Bat Sanctuary at saka yung ano. Yung ano. So yung, isang land trip, baba tayo, isang land trip. Oh, isang day for land trip at saka yung spots na mga by land at saka oh. Toad. 2 days yung para sa mga beaches kasi hindi mga mo beaches. Maikot lang 1 day lang. Ba. So kailangan mag-stay ka ng isang night sa isang beach na maganda, maganda for oh. Accommodation. Siguro mga 1 week pwede. Oo. One week is grabe na yung souvenir and memories na mga take mo sa ano lang sa, mga sa 1 week na makukuha mo dito sa Dinagat. So maraming beaches yun. Sobrang sulit na yun. Oo. Maraming beaches yun. Marami. Lahat ng beaches kung 1 week ang tour mo eh, maiikat mo lahat. Makakapupunta mo lahat ng beaches. Oo, mapupuntan mo na lahat ng beaches ha, in 1 week. Sige, gusto ko yan, beaches. Beaches. Ganda dito sa dinagat, sobrang daming isla. Ano? Sunset, ayun yung dinagat. Ayun, ano yun. Sunset. Susunod po, ito po yung behind the scene ng Kalika San tayo. Yeah. Kita kids, yung mga episode ay nasa comment section at saka nasa description. Muli, BTS ng Kalika San tayo. Ito po ang Planetang Ina.